Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko, minsan ay napapaisip kung ano po ang problema po ninyo, kung bakit lagi na lamang po kayong minamalas. Marami po tayong pwedeng gawin mga bossing upang sa ganon, instead ng kamalasan ay puro swerte ang dumating po sa atin. Ngayon po, kayo po ba mga bossing ko ay naniniwala sa mga pampaswerte? Alam niyo po ba mga bossing ko na ngayong araw na itong November 11, ngayon po ay first quarter moon. Marami tayong mga iba't ibang klase ng ritual na pwedeng gawin mga bossing para maka-attract tayo ng kaswertehan. At ang mga kamalasan na yan ay humawi na sa ating dadaan na hindi na tayo kailanman mamalasing pa. Ngayon po mga bossing, dahil palapit na ng palapit ang 2022, kayo po ba mga bossing ko, anong plano po ba ninyo mga bossing? Kayo po ba isa sa mga nag-aalis na or gusto nyo na mawala na ang mga kamalasan po ninyo na pinagdaanan ng mga nakalipas na taon? At lalo-lalo na itong 2021, kayo po ba ay minalas mga bossing? Yan po ba ay plano pa ninyo na dalhin sa 2022? Eh di ba nga po, wala na po nagdanais na malasin sa buhay. Kaya kung kayo po isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte at ayaw nyo nang malasin, subukan nyo na po ito. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan na para hindi tayo malasin sa ating pong buhay. Dahil tunay naman na napakahirap kapag po kayo nakakaranas ng mga ganyang pagsubok. Lalo-lalo na kung pamilyadong tao ka at nakikita mo na mga anak mo ay nagugutom. Tapos hindi kayo makabayad sa mga pagkakautang, pinapahiya ka na ng taong inutangan po ninyo. Naranasan ko na rin po yan mga bossing. Tapos sinugod din ako mga bossing. Yung mga ganyan, ako nga po, sabi ko, Diyos ko, kung ako'y talagang may pera lang, ay babayaran ko na talaga ito. Kaya lang, wala talaga eh, yung mga ganun mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung kayo po isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte, kasi alam niyo po ba, maganda po yung mahilig tayo sa mga pampaswerte. Pero hindi ko po kayo pinipilit. Kumbaga ito'y, kumbaga yung opinion ko lamang. Kasi nagkakaroon ka ng kalakasan ng kalooban. Ako nga din po mga bossing, mahilig din ako sa mga manghuhula. Kasi alam niyo po ba, kapag once ikaw eh, parang marami kang pagsubok na pinagdadaanan. Tapos yung, kumbaga yung nagpahula ka. Kasi alam niyo po ba yan mga bossing? Ang mga halimbawa, yung mga doktor nga mga bossing, nagpapagamot pa siya sa iba, hindi po yung sarili niya. Sinasabi nga po na sariling kalusugan, hindi niya magamot. Parang yung mga karpintero, gumagawa ng bahay pero punta ka sa kanila, hindi niya magawa yung kanilang bahay. Kasi nga po, unahin niya muna ang pagkayod kasi may sweldo doon. Ayun po, mga ganun. Or kaya po, syempre, sa hirap nga po ng buhay. Kumbaga ganun po yun mga bossing. Halimbawa, ikaw po ay nanguhula. Papahula ka din sa iba, lalo-lalo na yun nga po, ako po ay nagpapahula din. Yun nga po, pag halimbawa may mga problema ko, pampalakas ng loob, yung mga ganun mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay naniniwala sa mga ganun mga pamamaraan, subukan niyo po ito. Kailangan may lubos kang paniniwala. Kasi pag ikaw po ay mahilig sa mga ganito, mga pampaswerte, sa mga manghula, mga magagamot, albularyo, mga bossing, yan po mga bossing ko, para nagpapalakas ng kalooban ninyo, lalo-lalo na nagkakamot ka ng mga iba't ibang mga ideas na mga dapat gawin, mapapalakas ng inyo pong loob, yung mga ganun mga bossing. Ngayon po, kapag mahilig ka sa pampaswerte, lalakas ang loob mo, lagi mo sasabihin, ay suswerte na ako, dami-dami kong pampaswerte. Ganun po mga bossing nga, baka naman meron na kayong pampaswerte, pero kumbagay, makulbit ka lang ng kapranggot na kamalasan, ikaw po ay sinisisi nyo na sinisisi ang mga pampaswerte. Huwag pong ganun mga bossing. Kailangan lagi nating ayuda ng salitan ay mga magaganda, ay wala yan. Kukontrahin nyo po kagad mga bossing. Kasi once na sinang-ayunan nyo yung kamalasan na yan, ay nakoy, dadami po yan ng dadami mga bossing. At syempre, huwag kang makakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon. Ngayon pa mga bossing yan, napachika lang po tayo mga bossing. Kumbaga, inaano ko po sa inyo, mas mainam nga na meron tayong mga ganito. Kasi nagkakaroon ka ng kalakasan ng kalooban mga bossing. Kesa ikaw ay nagpapatangay sa lungkot ng buhay, sa mga problema mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ito na. Kung kayo po isa sa mga nagnanais na maka-attract na swerte, alam niyo po ba mga bossing ko na ang mani ay isa sa prosperity po yan mga bossing. Lahat ng mga klase ng nuts, ganun din po yung mga almonds, ganun din po yung, ano pa ba,
yan pong basta yung lahat, 'di ba, maraming iba't ibang klase ng nuts. 'Di ba? Oh, kumain ka ng ice cream, may mga nangunguya ka diyan, maraming mga tawag. Basta alam ko lang ng mga nuts, yung mga ordinary lang, unang-una syempre mani, 'yan, mani, pangmasa, 'yan. Ngayon po, pag ikaw ay lumelevel up na, may mga okay, may nagbigay sa iyo, may mga nuts-nuts ka nang natitikman, may mga almonds na 'yan, mga bossing. Yung mga ganyan, mga bossing kasi for kasaganahan po 'yan. Ngayon po, ako bumili po ako ng sa online, parang isang bag po siya niya kasi gagamitin ko siya sa pampaswerte. Yun nga po, isasabit ko rin po siya at gagawin ko sa 2021, pampaswerte mga bossing. Mayroon po nabibilhan, mura lamang po siya mga bossing. Nuts lang talaga siya. Tapos parang may nakitaan din ako ng ganito sa mga supermarket, marami po niyan. Ngayon po mga bossing, o yan, kahit isang piraso lamang po ng mani, kung meron kayong mani po dyan, or kaya mani na hindi pa nabubuksan, pwede rin po yun. Hugasan nyo lang mabuti. Kahit hilaw pa po siya mga bossing, ilagay nyo po yan o iipit nyo po yan sa ilalim ng inyo pong unan, swerte po rin ang dulot po niyan. Kasaganaan ang dulot. Kung kayo po ay kumayod kalabaw na pero parang hirap at hirap pa rin, hindi nyo nakikita ang inyo pong pinagpaguran, subukan nyo pong mag-ipit ng mani dyan po sa ilalim ng inyo pong unan. Basta malinis yung mani mga bossing ha. Kasi baka malupa-lupa pa ito, 'di ba? Syempre sa lupa po 'yan. Malupa-lupa pa, hindi niyo o binili niyo sa palengke, madumi, inilagay sa ilalim ng unan. Kailangan po lagi malinis. Ngayon po mga bossing, 'yan po isa sa mga sikreto upang sa ganun maka-attract tayo ng swerte. Pero syempre sipag at tiyaga pa rin po 'yan mga bossing. Kahit naman kayo gumawa ng mga pampaswerte, manalangin kayo ng manalangin at kayo po iuupo, wala pong swerteng darating lalo na sa pera. Sipag at tiyaga po talaga 'yan. Kaya lang po nadadali pa rin ang kamalasan. Napakasipag mong tao pero parang sa wala't wala ang kasipagan po ninyo mga bossing. Kaya meron din akong kakilala, siya po ay mataas ang natapos. Ngayon, ang tagal niya po nag-a-apply ng trabaho, hindi po siya matanggap-tanggap sa trabaho. Ultimong sabi po niya, ay kahit sa ganito, kahit medyo hindi wala na sa natapos po niya, hindi pa rin po siya matanggap mga bossing. Pero gumawa po siya ng pampaswerte at todo-todo ang panalangin na manata pa nga po siya mga bossing. Kumbaga, nag-join force lahat-lahat ang mga ginagawa po niya mga bossing at nagbunga rin ng tagumpay. Kung ano yung ina-applyan niya base sa kanya natapos, yun, natanggap na po siya. At yun nga po ay, kumbaga, siya po ay nagniningning kasi sobrang tagal niyang nawalan ng trabaho. Yun nga po, nung nagkaroon siya ng trabaho, talagang sobrang sipag po niya. Ayun. Kumbaga siya po ngayon ay talagang apple of the eye ng kumbaga nakakataas para mapopromote pa po siya. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay naniniwala sa mga itong mapamamaraan, lumalga po kayo mga bossing. Lalo-lalo na, ngayon nga po ay November 11, ngayon po ay first quarter moon. Subukan niyo po itong gawin mga bossing ng mula sa inyo pong puso. Tentim na panalangin at may lubos na paniniwala. Yun lang po mga bossing, salamat po.